So medyo maraming dumayo ngayon, pero siyempre na kasama natin ngayon si Coach Mado, and dumayo rin si Rodney, and Boss KG, okay? Tapos papakilala ko sa inyo mamaya yung iba pang dumayo. Ay, pati si Bon pala, pati si Bon. Sayang wala si Joven kasi busy siya ngayon sa kotse. Hindi, joke lang. Hindi, busy sa ano, turo. Coach Mads. What's up mga kasayan? Anong masasabi mo may ibang dumayo ngayon? Ibang dumayo? Okay din kasi... tawag dito. Makikita nila yung kondisyon ni Kuya Mads. Hindi. Makikita nila yung buong gym. So, yung iba kasing dumayo ngayon, first time lang nila pumunta rito, galing silang Bataan, yung iba Pampanga. So, yung expectations nila, na ano naman, na meet naman ang KSYN, syempre. Quality pa rin talaga. Gagi, Kuya Mads, nagsando na yung mga dumayo. Kailangan mo nang magubad mamaya. Hindi, mamaya. Hindi, nakikita nyo naman sa story, di ba? Gusto na kasi namin ngayon ni Kuya Mads, nirespect ko yung gusto niya. Gusto nyo ngayon tago muna. Hindi naman tago, pero... Akin na, basta iba yung mentality ngayon ni Kuya Mado. Tsaka for sure, iba yung aabangan nyo na ano ngayon. Pero, ilan, ano, Kuya Mads, ilang pounds heavier tayo? Actually, maraming nag-message sa akin, ha? Nung pinost ko kagabi yung, ano, picture mo, sabi niya, mukhang, ano, ha, mas mabigat na prep, ano, mas mabigat yung labas ngayon ni, ano. Actually, mas mabigat kami ngayon kasi na-reach natin yung pinakamabigat na bulking talaga, eh, kasi umabot kami ng 236. So, first time ever din sa buong buhay ko na umabot ako ng 236 na mataas yung muscle mass. So, hindi siya katulad last year prep na... Nag-start tayo, no? Oo, parang natenga kasi talaga yung katawan ko noon, eh. So, binild up talaga namin ni Ken yung katawan, kaya... Okay din naman yung kinalabasan. Yun nga lang, ang mas maganda nitong itong taon na to kasi hindi naman ako nag-totally off-bone taon talaga. Kumbaga tuloy-tuloy pa rin siya na balance lang. Parang lifestyle pero more on yung mentality mo, papunta ka sa prep pa rin. So ganun pa rin yung naging ano, approach namin. Kaya ngayon tingin ko mas mabigat ako. Hopefully, sana mas mabigat tayo ng mga 10 pounds na... Bakit kaya pag si Kuya Mado nagsasalita, tumataas lagi ba layibo ko? Idol ko kasi talaga to ever since. Basta abangan nyo talaga yung ano, labas ko kay Amado. So yun guys, abangan nyo yung ano, hindi ko lang to pinaghirapan. Pinaghirapan namin parehas ni Ken to kasi iba yung suporta ni Ken ngayon sa mga kasayan. Kasi gusto niya rin syempre na ma-reach namin yung mga gusto naming maging pro. So hindi lang naman ako, andyan si Rodney, andyan si Jed. So marami pang iba na hinahawakan si Ken. Oh. So syempre, sana makuha natin. Mamaya, papakita ko sa inyo yung kalabasa gains ulit ni Kuya Mado. Pero grabe ah, ang napansin, ito share ko lang sa inyo, yung napapansin ko kay Kuya Mado ngayon, sobrang luck. Though last year, luck hindi naman talaga si Coach Mado, pero ngayon iba yung nakikita ko sa mata niya eh. Tsaka, nakikita ko mas confident siya ngayon, mas confident. Mapaposing, mapaano, lahat in-improve niya. So, talagang ano talaga ako dito, fan ako ni Kuya Mado dati pa, tapos siyempre, ina-admire ko yung mentality niya. Kasi isipin nyo ha, yung age niya, tapos willing to learn, di ba? Di ba Kuya Mads? Nabira yung sa age mo na ganyan, tapos yung parang tapos open ka pa for new learnings, di ba? Ultimo sa posing, kung iba yun, paninindigan niya na lang yung kung ano yung talaga yung gusto niya, pero... Yan, tinanabaho niya yung posing, naghanap pa siya ng ibang poses. Abangan niyo yung bagong posing ni Coach Mado. For sure talaga, solid yan. Ha? Kaya sabi ko sa inyo guys, ano to eh, hindi lang ako yung naghirap. So dalawa kami ni Ken na nagtulungan dito. Oh, and syempre, team Boss KG. Boss KG, nagano. Talagang buong sa team. Sa Waking. Waking, buong team na lahat na sumusuporta sa atin. Kung ano yung package na nilalabas natin, yun yung kumbaga sumatotal lahat ng effort ng mga taong sumusuport sa atin. So hindi lang ako yung gumagawa nito. Siyempre, hindi natin ma-achieve to kung wala yung mga tao na sa paligid natin. So, lahat to pinaghirapan natin. Ayaw naman natin na may sumugal sa atin tapos ilalabas lang natin half-big. So, hindi tayo ganun. Kaya kailangan, kung all-out sila, dapat all-out din tayo lagi. So, yun lang mga kasayan. Ensayo ka na kasi baka maiwan ka sa pump. Hindi, tangin na kahit di mag-pump yan. Putik, solid yan. Ha? Ano naman tayo? Punta tayo sa mga ibang dumayo.
Ito ha, si brother pa ako nandito rin. Siyempre, kakalaro lang nito. Congrats kay Paco. Mamaya kausapin natin siya. Dito muna tayo kay Big Boss. Saka kay Rodney. Ba't parang nag-cheat ka? 4 days ago. Nung tinanong kita. Hindi, joke lang. Stress ka ba? Hindi. Nung nakaraan lang. So ayan, papakita lang sa inyo. Nag-check ngayon si Big Boss ng kondisyon ni Rodney. Kasi 4 weeks out kami. Yan. Much better. Nakabukas to. Kanina nag-squeeze ka lang naman. Buka. Yan. Try mo straight yung leg yan. Ayun pala mga kasayan ha. Shoutout sa mga BAs natin. Nandiyan sila ngayon. Sobrang sipag lahat ng staff ng KSYN. Sobrang thank you. Kasi syempre, hindi magiging possible to kung wala talaga yung lahat ng bumubuo ng KSYN. Okay na yun, okay. So yun lang naman, yun lang. Siguro, start muna rin ako ng onting workout para medyo makasabay naman tayo sa kahit paano sa pump nila. Ha? I'm trying to touch the states this time. 2021. Yeah, show them I can still rap though. On the bench, first I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like, here I go again. Outside says the chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different? So yun, nandito lang ngayon, kasama natin si Big Boss. And sa mga hindi pa pala nakaka-follow, kasi maraming nalilito, madalas pag may pinupost yung KG Classic, ang daming questions sa akin kung sa channel ko ba lalabas yung podcast. So, meron talaga kang ginawa yung si Boss KG para sa podcast, okay? Anong channel yun? At KG Talks. Oh, at KG Talks. Actually, yun yung piniplay namin ngayon. Kaya, for ano, in-encourage ko kayo, follow nyo talaga yung channel na yun kasi sobrang dami nyong matututunan, dami nyong malalaman. And at the same time, may konting entertainment din doon kasi syempre hindi lahat nalalaman nyo sa mga vlogs ng kanya-kanyang athlete. Eh. So, doon yung maraming questions na tanong nyo sa sarili nyo, for sure malalaman nyo doon. Sino bang aabangan nila next? Ikaw! Ay, ako ba? Alam ko. Hindi, abangan nyo yung ano, next upload, tapos most likely yung buong Team KG. Hindi lang puro Team KG yung magiging guest mo doon, di ba? Hindi lang. Lahat. Kahit na yung mga bata. Oo. So, marami talaga kayong aabangan sa channel na yun. And sobrang pinagandaan yun ni Big Boss. Sobrang tagal ko na siyang kinukulit. Sabi ko, mag-podcast ka na. Tapos grabe, sobrang ginalingan. Kaya... Hindi naman. Sila kila Warden yun. Oo. Oh. Diba? Ano, excited ka na? Sa? Alam na ba nila nang lalaban siya? Nag-post siya 4 weeks out. Ah, okay. So most likely, pag na-upload to, alam niyo na? Hindi, nag-post siya kahapon, 4 weeks out. Oo. Oh. Gusto ko lang i-share sa kanila, kaya lalaban si Ben, kasi baka isipin nila, qualify na, tapos hindi, bang 2024 kasi yung... MC na pro show. Oh, yun yung reason noon. Yung cut-off kasi ng Olympia this year, October 9. Okay. Oh. Parang 4 weeks before ng Olympia. Olympia. Okay. Oh. Yeah. Yun yung cut-off ng So pag na-qualify si Ben dito sa MC na to, pwede siya magpahinga. Oh, makakapagpahinga siya ng yun yung, medyo mas mahaba. Yun talaga yung plan kasi this year, di rin siya nakapagpahinga. Oh, hindi, baka kasi isipin nila Big Boss na ano na siya, qualified na siya, tapos imbis na mapunta pa sa iba, di ba? Hindi, ano, pang 2024 ano na kasi siya. Okay. So yun, at least para clear din sa inyo, kasi anong dalam nyo. Tatlong taon na hindi nakakapag-celebrate ng birthday si Ben. So yun yung parang... So yun, abangan nyo kami sa MC. And sa mga wala pang hindi pa nakakapag ano diyan, register sa tanning, nag-offer din tayo, di ba? Oo, pero ano, yun nga, para din syempre for yung mga local athletes, para menos sa bayad. Grabe, iba talaga 'to. Mindset, oh. So, yun. Mas mura ba? Mas at the same time, wala mas din maganda. Naman.
parang baka sabihin ng tao, wala rin akong kinikita doon. Oo. Actually, mas mahal actually yung LSR sa... Pero wag naman yung abonado. Ah, hindi. Parang sakto lang. Kasi, parang... kasi ilang years na sa lahat ng mga ginagawa ni Big Boss. Laging abonado, abonado. Basta, abonado. This time, it's time naman kahit kung ayaw mo na kumita, kahit basta kailangan wag even na po, wag na abonado. Yun lang naman na. Yun ang habol ko since starting KG Classic na hindi tayo lugi. Tama. So, yun lang. Hindi, tsaka grabe yung comments dun sa first upload mo, ha? Yung appreciation nila, natuwa ako dun. Kaya yun. Yun nga. Salamat din sa mga naka... Nagsusuporta. Sumusuporta. Okay yun, ikaw daw. Kailan ka daw lalaro? Ikaw muna. walang plano to. Walang plano. Diba? Ikaw muna bago. Tingnan natin. Basta ngayon, focus muna tayo kila Coach Mado and Rodney. And siyempre si Bon din. Baka isipin nyo, hindi maglalaro this year si Bon. Maglalaro yan. AGP, ha? November. Ay, November. November 18, 19? 19. Oo. Thank you, Big Boss. Dalaw. Then si Bon. Sabi ko sa kanila, baka kasi akala nila hindi ka maglalaro ngayon. Kailan ba laro mo? GP. Pero bigla mo silang susurpresahin sa MC, di ba? Hindi, joke lang. Joke lang, joke lang. Para nagpaparinig to kayo, Big Boss. Pero gusto mo, MC. Siyempre, doon tayo sa ano. Kunwari, mamaya nagpo-usin ka, sabay bilang sabi ni Big Boss. So, sige, may MC ka na lang din. Okay lang. Okay lang, okay lang. Always ready. Pero yung prep nyo ngayon talaga naka-schedule para sa ano. Kasi ano yun eh. Si Ben nakakaalam na. Basta ako sumusunod lang ako. Sa laki mo ngayon. Hindi ko alam. Sumusunod ko lang yan. Kinapagawa sa ano dyan. Ambol. Oo nga, yun lang. Pero mas mabigat ka ngayon, di ba? Kasi ano eh. Yung off-season talaga, hindi ko pinabayaan. Malaking impact yun eh. Parang ngayon, parang naka-prep ako sobrang gaan lang kasi... Parang ano lang, yung disiplina kasi tuloy-tuloy. Oo. Kumbaga, dapat kunin mo na this year. Oo. Kunin mo na. Kasi pagka hindi mo kinuha this year, hihirapan na kayo next year. Aspiring na competitors, gusto sumali sa mga big shows. Ayun. Pagandaan nyo. Kasi kung gusto nyo talaga yung mga big show, talaga, syempre yung effort, sobrang taas din. Saka yung... Number one, disiplina. Yun talaga. Kahit off-season, huwag magpabaya. Kasi doon talaga yung mag-i-improve. Kailangan yung mag-improve sa off-season para pagdating ng prep contest, sobrang smooth na. Pump ka ba? Pump ka ba ba? Hindi, lower. Ah, sayang. O sige nga, sample. Boom! Itang ina. Grabe improvement ng braso ni Bon. Ganyan dati braso ko eh. Grabe, oh. Solid, ah. Thank you, bro. Thank you, Bon. Ay, tapos pala, ano? Promote. Kung ano... Lagi nag-gym kasi. Mas maganda kasi pag may kasama ka naka-prep din. Pero kumbaga, nagtuturo ka din dun ngayon? Hindi. Sa ibang gym ako nagtuturo. Private gym. Yung kay Dali Gym sa Dinalopian. Solid yung gym. Saka yun, importante din makakasama nyo yung ano. Pareho kayo ng circle. Tama, oo. Oh. Kasi kumbaga naghahatakan kayo pataas. Hindi, saan nakakatuwa, yung prep mo ngayon, kasama mo na sila Dali. Oo. Kasi nakikita ko si Bon, simula napunta siya sa Bataan, alas siya lang minsan mag-isa, di ba? Bihira lang siya may makasama mong training. So yun lang, ha? Kailan ka ba kasi lilipat dito? Wala. Pag nag-pro na. Kapalakasin muna natin yung ano, fitness industry sa Bataan. Tama, yan ang goal. Ha? Thank you, Bon. So yun lang, workout lang muna ako konti. Si Rich muna bahala. Mag-montage, okay? We'll be right back.
Okay, so yung mga sign, nakita nyo yung posing ng mga Team KG, doon kasama rin si Keldon kasi siyempre part pa rin naman siya ng Team KG and siyempre kung sino yung mga artist na dumayo dito tapos nagpo-posing tayo, siyempre gusto rin natin kasama sila, di ba? So idol pa ako, bodybuilding naman siya. Ayos ha, ito, double vlog to. Hindi, nasama na ba kita dati? Hindi pa, no? Ito, dito ngayon si Poy Poy. Actually, si Poy Poy dati. Client ko to. Ilang years ago yun? 2018. Pero ngayon, grabe, sobrang solid na coach nito. Idol na idol ko yung ginagawa ni Poy Poy. And syempre, yung mga ina-upload niya. And hindi ko pa napopromote channel mo ever since, di ba? So, follow nyo si Poy Poy, ha? Anong channel? Poy Poy Paole. Bakit siya i-type? Hindi. May-i-ayon lang si Poy Poy, pero solid to. Poy Poy Paole yan. Follow nyo, mga kasayan. Solid yan. Lalo na sa mga Nati athletes dyan. Nati ka pa rin ba? Yes, sir. Tama yan. Kailan laro? So, mga last 2 years na lang siguro ng off. Tapos, subukan mag-pro show. Grabe. Anong maabangan namin sa'yo? So, siguro bigger and siguro mas focus na this time sa bodybuilding. Kasi last time talaga, hindi ko naman talaga target na mag-pro sa bodybuilding. Men's physique pa rin fan talaga ng men's physique. Pero so, ano sa akin is bodybuilding. Pero ngayon, yung lalaroan mo, bodybuilding. Basta ako saan ka masaya po yan. Ha? Tapos, tatry mo rin maglaro sa... Open. Subukan lang. Open. Ba't hindi? Try lang. Di ba? Wala namang imposible eh. Yeah, may gusto kayong shoutout, Poy. Ay, mga kasayan, share ko pala ha. Si Poy Poy, ginaguide niya ngayon si ano? Si... Ano? Si Steve. Oh, Steve. Ng Team Payaman. Ng Team Payaman. Eh, sobrang trending ngayon yung ginagawa nilang challenge. Sobrang ganda, di ba? Kasi... Inspiring talaga kasi sa kanila na sobrang busy din. Tapos, di na nila talaga matutukan minsan yung health nila. Pero this time, ginawa nila, binago nila yung challenge game. Kasi kahit na busy sila, ang ginawang challenge is dapat, hindi lang sila physically fit, dapat mentally din. Oh, tama. Magkano yung mapapanalunan nila? 1 million? 1 million dollars. Yung 500k. Wait lang, may gusto kayo shoutout po. So yun, guys, sa mga hindi nakakalam, nung nag-start ako ng bodybuilding ng 2018, yun, si Coach Ken, isa siya sa mga mentor ko nung time na nag-start ako. So nag-compete ako sa ANB to WNBF sa Cebu. Siya yung nag-guide sa akin nung time. Kaya malaking impact sa akin si Coach Ken nung time na nag-start talaga. Kumbaga, idol ko talaga siya nung time na nag-start ako. Pero ngayon, tinitingnan ko yung mga words ni Poy, grabe. Kahit ako mismo, may natututunan ako sa kanya. Basta, ang number one rule lang naman kasi talaga, sa fitness, dapat always willing to learn ka. Huwag sarado yung utak mo. Yun lang naman yan eh. Para kung gusto nyo talagang ma-reach yung best version ng sarili nyo, di ba? Huwag lang kayong parang ganun lang. Sarado. Huwag kayong mag-stay lang sa isang box. Totoo. Kasi unang-una, kahit sabihin mo ano sinasabi ng isang tao, may wisdom ka pa rin matututunan sa isang tao. Tama. Diba? Kaya, saan ba nag-gym ngayon, Poy? Actually, sa Dali ako nag-gym. Sa Dali ngayon. And meron din akong home gym, pero mostly sa Dali. Sa Dali. Abangan namin yung ano mo. Thank you. Yun. Masyado tayo nag-focus dun sa channel ko eh. Dala-dalawa kasi yung camera eh. Grabe ha. Pero yan, support natin yung channel ni Poy. Ha? Kasi solid na athlete to. Solid na coach. Tinginan nyo naman. Alam mo yung sobrang in-admire ko sa'yo? Mismo yung partner mo, ginawa mo. Diba? Yun ang ano. Actually, sobrang challenging sa akin noong time na yun. Kasi, sa totoo lang, mahirap i-prep yung partner mo. Totoo, kasi ha? Mag-aaway talaga kayo. Oo, diba? Totoo lang. Tapos, syempre, magte-training kayo, gusto mo siyang i-push. Pero minsan, mag-a-attitude siya kasi sasabihin niya, ano ba naman yan? Masakit na. Ano magagawin? Oo, pero kasi, kumbaga, kasi kaya pa eh. Kumbaga, diba? Hindi lang as ano coach and student eh. Andun yung pagiging ganun yung partner nyo eh. Yun, nagbunga naman kahit hirap siya nung time na yun kasi graveyard din. Pero grabe ha, props sa inyong dalawa. Tapos nagpro na rin siya, no? Oo. Grabe ha. Yan ang fitness goals talaga, ano Rich? Oo. So, sabay kayo maglalaro? Siya, Australia siya eh. Ako, okay. Okay. So, magkaiba. Grabe. So ayan, grabe yung Nati scene dito sa Pilipinas. Akala nyo, tawag dito, hindi naman sa parang nababaliwala, pero grabe yung movement. Kumbaga, pa-usap, diba? Pa-start pa lang talaga siya. So kayo yun yung kinagandahan, kasi syempre hindi naman lahat gustong pasukin yung, diba, yung nagpe-peds eh. So maganda rin yung ganyan na meron tayong mga influencers, mga coaches na, diba? Basta supporta lang sa parehas. Galit ka ba sa nakaload? Hindi. Dami kong kaibigan na ano, yung nakaload. Kumbaga, kung saan sila masaya, support lang din tayo. So, kung saan din naman tayo masaya, support din naman sila. Yun lang naman eh. Solid boy, ha? Sana magkita tayo sa event. Sana mapanood kita sa US.
Oh, ah. Yun, thank you.